Magandang buhay mga kabaro, Bonsai Zone PH po. Gusto nyo po bang matutunan ang paggawa nito? Ito ay Cocobon with Half Coco Host na nakahang sa air. Kung oo ang sagot, dali at panoorin ang videong ito. Pero bago ang lahat, intro muna. So tuloy tayo mga kabaro. Ito ang materials natin. May tumubo ng kunti, guhitan natin kung hanggang saan lang ang babalatan natin. Tara at umpisahan na nating balatan. Kapag tapos ng nabalatan, linisin naman natin ang coco shell. Ito ang tinatawag na rose cut. Ang process na ito ay ginagawa para hindi na tumaas ng mabuti ang dahon na tutubo. Ang coconut bonsai ay mas maganda kung mas banset ang mga dahon. Ganito ang proseso kapag gusto nating maliliit ang dahon ng ating cocobon. Kaya mas banset mas maganda. Panuurin at sundan na lang po ninyo kung paano mag rose cut.
Ito na ang itsura ng na-rose cut natin. Ngayon naman ay i-prepare natin ang temporary na taniman. Gumamit tayo ng galon at water media. Dito natin pahahabain ang mga ugat at the same time palakihin na din dito ang cocobon saka itanim sa permanent pot kung pwede na at stable na ang mga ugat. Kapag natapos na nating ma-prepare at matanim ang coconut natin sa kanyang temporary na taniman. Ilagay muna natin ito sa tabi at maghintay ng isang linggo para linisin at alisin ang coconut gaya ng mapapanood ninyo dito. Pagkalipas ng isang linggo, linisin naman natin o tanggalin ang coconut. Isang buwan mahigit ang makalipas. Linisin natin ulit ang pinapalaki natin na cocobon. This time, tanggalin na natin ang mga dried na ni-rose cut natin nung una. Maintain lagi ang pag-remove ng coconut para hindi tumangkad ng mabuti ang mga dahon nito. Pero bago ko gawin ang process ong iyon, linisin ko na lang muna ang coco shell gamit ang sandpaper. Kailangan nating i-sandpaper ang coco shell dahil mamaya ay a-applyan natin ng varnish. Ayan at natapos na ang pag-sandpaper. At ngayon proceed na tayo sa paglilinis ng dried na ni rose cut natin. Sundan na lang po ninyo kung paano linisin at tanggalin ang dried rose cut. We'll be right back.
Ito ang mahirap tanggalin kapag marami ng dahon. Ang coconut. E-prepare naman natin ngayon ang permanent pot. Una, lagyan natin ang coco husk sa pinakailalim ng pot. Isunod naman natin ang pinaghalong river sand, animal manure at vermicast. Pagkatapos nating itanim, applyan na natin ang varnish. Ang varnish ay hindi lang magpaganda sa coco bonsai natin, kundi nakakatulong din ito para hindi mabiyak ang coco shell. Ayan po at natapos na ang proseso. Yan na po ang finished product natin. E-maintain na lang natin ang pagtanggal ng coconut every week para hindi tumangkad ang mga dahon nito. Maraming salamat po sa panunood at sana ay may natutunan kayo sa video ito. Mabuhay po kayo at God bless. Pakipindot na din po ito bilang suporta sa akin. Maraming salamat po.